Hello guys, magandang araw sa inyo, no? Ngayon, ang topic natin ay kung paano mag-testing ang distributor ng Mitsubishi Lancer, Mitsubishi Galant, at saka kung ano yung mga sintomas niya pag nasisira siya. Pero sa ngayon, magpo-focus ang topic natin sa cam angle sensor na kung saan pagka nasira siya, maaaring mawalan ka ng spark, maaaring mawalan ka ng spray sa fuel injector. Kaya tara, testingin natin siya guys para malaman natin kung ano yung mga sintomas niya tsaka para makita natin kung depektibo na ba siya. Mga kakailanganin natin guys, no? Syempre itong distributor natin, no? Then, kailangan din natin ng battery na 12 volts, syempre 12 volt supply. Yung voltmeter natin, yung improvised natin na step down na circuit, no? O step down na power supply. So ito, kakailangan lang natin to para makakuha tayo ng 5 volts. Bale itong wire dito, yung dalawa, ito yung input niya, no? Positive, negative. Then ito yung output niya na 5 volts guys. So positive, negative. Connecting wires, yan, kakailangan natin. Make sure yung connecting wires natin, meron tayong terminal na pwedeng pumasok dito sa may socket ng ano natin, distributor. Kahit yung mga pin lang sana na maliliit. Yan, parang ganyan. Kahit tatlong piraso lang. Then, kailangan natin ng tape, tsaka mga cutter, tsaka plies. Samama na rin ang Philip, no? Guys, paliwanag ko lang, no? Itong buck converter natin, kaya tayo gagamit nyan, is para meron tayong reference voltage para sa sensor natin. Kasi alam naman natin, yung mga sensor ng ECU, kailangan nyo ng reference voltage, no? So, ito ang gagamitin natin. And then, gagamit ulit tayo ng 1K na resistor. Ang magiging silbi niya is magiging pull-up resistor, no? Gaya ng pag-testing na ginawa natin dati doon sa spin sensor na makikita nyo doon sa mga nauna nating video, no? So tara guys, isubukan na natin. Gawin natin. So, unahin natin tong battery natin guys, no? Kasi ito yung pagmumulan ng power ng lahat. Then, i-attach na natin tong buck converter natin, no? So, sabi ko nga, yung buck converter natin, ito yung negative niya, ito yung positive niya. So, simulan na natin siyang itap, no? Para dito, paglabas, is magkakaroon tayo ng constant na 5 volts. So ayan guys, check na natin, no? Kung meron na tayong 5 volts na lumabas dito sa buck converter natin. So ayan, meron na guys, no? So ayan guys, ito na yung distributor natin, no? So pagka ganyan magte-testing tayo ng cam angle sensor natin, so hanapin muna natin yung supply ng power niya, which is andito sa pin number 5 tsaka pin number 6. Yung pin number 5 guys, ito yung power niya. Yung pin number 6, yan yung ground niya. Simulan na muna natin mag-tap dyan guys, no? So kanina may naka-ready na tayong connecting wires, ito yon. Itatap na natin to para sa negative, no? Ito yung itim na yan. So tap natin siya ngayon, no? Dito sa negative ng battery.
nakatap na yung negative natin, no? So, tap naman natin yung power niya, guys. Ito yan. No? Tap natin yung power niya. Kakabit na natin siya ngayon. So, yung power niya o yung 12 volts niya, itatap natin sa pin number 5 natin. So, yan. Ito, papunta ng positive yan. So, ngayon may supply na siya, guys, no? May power na yung sensor natin. So, itong pin number 3 tsaka pin number 4, yun yung cam angle sensor 1 tsaka 2 natin. Yung cam angle sensor 1 natin, guys, no? Siya yung nagsisilbing camshaft sensor. Then, yung cam angle sensor number 2 natin, ito yung nagiging nagsisilbing parang crankshaft sensor. So, sa loob niya, guys, sa 1 revolution ng distributor natin, itong crankshaft sensor natin, nagpa-pulse siya ng 4 na ulit. Then, sa camshaft sensor natin, magpa-pulse siya ng 1 beses kada 1 revolution ng distributor natin. So, yun guys. Paano natin malaman yung 1 revolution ng distributor, na? 1 revolution ng distributor, guys. So, makikita nyo ito, itong linya na to. Nagiging sa kanya, no? Pag ito, umiikot, guys, no? Pag umiikot siya ng isang ulit, yan, guys, 1 revolution na yan. So, meaning, kung nakaikot siya mula ron sa pwesto na yan, hanggang doon, yung crankshaft sensor natin, nakapag-pulse na yan ng 4 na ulit. Then, at the same time, nakapag-pulse na rin yung camshaft sensor natin ng isang ulit. So, yun, guys, verify lang yung connection, no? So, positive, guys, negative, positive yung 5, negative yung 6. So, ang matitirang pinout na lang is yung sa crankshaft sensor natin at saka sa camshaft sensor natin at saka sa crankshaft sensor. So, yun, guys, ito, gagamitin na natin tong yung back converter natin. Yung back converter natin, guys, yung negative still negative pa rin yan. So, magiging common line ng system yan, no? Pero, itong positive natin, guys, itatap natin dito yung pull-up resistor natin na 1 kilo ohm, no? So, tap natin, guys, no? So, pag na-tap na natin yan, guys, no? Meron pa tayong isang extra wire, no? Itong kulay brown. So, itatap natin to ngayon sa cam angle sensor number 1 natin, no? O yung camshaft sensor natin. So, which is andito yan sa pin number 3, no? So, itong brown, doon na natin siya itatap. So, dahil na-tap na natin yung kulay brown na wire na yan, guys, doon sa distributor, doon sa pin number 3, ilalagay na natin siya rito sa may pull-up resistor natin. So guys, huwag nyo kalimutan ilagay yung pull-up resistor pagdating doon sa may sa may sensor natin. Kasi pag nakalimutan nyo ilagay yung pull-up resistor at doon yung sa positive mismo na ikabit ng 5 volts, maaaring masira yung sensor natin. So yun guys, take note, huwag nyo sanang kalimutan. So yan, ito na. Ikakabit na rin natin tong voltmeter natin, no? Yung sa voltmeter natin, guys, yung positive niya, itatap natin dito sa may positive ng back converter natin. Dito, naka-connect siya rito sa may part ng sensor natin, yung cam angle sensor number 1 natin, or yung camshaft sensor. Then, yung negative natin, guys, istap natin dito sa negative. So, makita nyo, guys, pumalo siya, 5 volts na. So, yan guys, double check nyo yung setup natin. Bago tayo mag-start. So, dito guys, sa ibabaw, no, meron tayong positive. Meron tayong negative. Ito yan. Then, ito ay dumiretso. So, check nyo guys, no. Meron tayong positive sa number 5. Meron tayong negative sa pin number 6. Then, itong pin number 3 natin, yung
cam angle sensor number 1 natin, no? Naka-series siya dito sa pull-up resistor natin. Papunta rito sa buck converter natin na may supply na 5 volts, no? And then at the same time, yung voltmeter natin, guys, is tinap ko yung negative niya doon sa buck converter. Then yung positive naman niya doon sa linya ng sensor. So yun guys, kung makikita niya, naka ano na siya, no? Nakaangat na siya, 5 volts. So susubukan natin iikot tong distributor natin. So check natin na. So ayan, bumaba siya, no? 0 volts. So bago siya dapat tumungtong ng 12 o'clock, angat na naman siya into 5 volts. So ayan, 5 volts. Then pag minug natin siya, pag dumiretso siya ng around 1 o'clock, babagsak na naman siya. So every time na tutungtong siya ng malapit sa 12 o'clock, no? Magpa-pulse siya, no? So ayan, nakikita nyo guys na. So yan yung pag-check guys, no, para sa cam angle sensor number 1 natin guys. So doon naman tayo sa cam angle sensor number 2. Guys, cam angle sensor number 2 tayo guys, no. Yung cam angle sensor number 2 guys, simple lang, ilipat lang natin tong number 3 na pin sa 4, no. So ito yan, no, yung connected sa pull-up resistor natin. Huhugutin ko lang yan guys. Yan, pagkahugot ko, ilipat ko lang siya sa number 4 na terminal. Kung nailipat mo sa number 4 na terminal, nasa cam angle sensor number 2 na tayo, o yung tinatawag na crankshaft sensor, no? So ayun guys, check ulit natin, no? Ito, kada ikot niya guys, no? Bago siya makabalik dyan ng tuluyan, no? Kailangan maka 4 pulse siya, no? Check natin. Guys, check natin na dapat mag-pulse siya approximately 4 pulse, no? Bago siya makabalik dito sa 12 o'clock. So check na natin. So 1 2 3 4. So yun guys, 4 na. Pulse siya 4 na beses. Ulitin natin. 1 2 3 4. So yun guys, ayos. Guys, check rin natin yung signal niya, no? So, yan yung signal ng pattern niya guys, na nakikita mo. So, pag mabilis. So, pag mabilis. So, pag naka-number 1 ka, 1, 2, 3, 4, so yan, may pulse yan. Ha? So, kaya 4 yung pulse niya guys, kung titignan nyo itong distributor natin, 4 din yung, ano niya, 4 din yung set ng bakal niya na nakatutok dun sa sensor.